Hi guys, this is Broccoli and ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gamitin ang inyong TV Plus sa inyong computer monitor kasi yung TV ko nasira. So, kailangan kong humanap ng alternative para makatipid. Instead of bumili ako ng TV ulit na malaki, I decided to just use my extra computer monitor para mapagana yung TV Plus. So, ito yung mga ingredients natin. Parang nagluluto lang. So, yung monitor ko and then yung mga cables niya. And then, ito. Ang binili ko sa Lazada. Kasi itong monitor, wala siyang gantong RCA ports. So, kailangan mo ng ganito. Hindi mo na kailangan ng video converter na mahal. So, ito mura lang to, 400 lang yata to sa Lazada. Simple lang siya, ganito lang siya. So, RCA ports, tapos yung power, and then yung HDMI. So, just in case wala kayong HDMI, just in case na yung monitor nyo is ang gamit yung VGA, yung ganito. Yan, kailangan nyo pang bumili ng gantong adapter. So, from HDMI going to a female VGA. Okay? Pero sa case ko kasi hindi ko nagagamitin to dahil HDMI na yung monitor ko. And then, yung TV Plus ko naman is yung first generation pa, wala rin siyang HDMI. So, meron lang siyang USB, which will be helpful sa atin para ma-power up yung adapter natin. Kasi meron siyang power. So, gagamitin natin yan. Dito na lang ipa-power. Gagamitin natin yung USB port nito. So, ito, yung USB port ng TV Plus, dun siya na yung magpa-power nito. And then, kakabit natin yung HDMI dito sa output ng converter na to. Tapos yung dulo nito nasa monitor. And yung RCA jacks, papasok lang natin sa input nitong converter. Then yung kabila dito sa TV Plus. Yung power adapter ng TV Plus. Sasaksak lang natin to. Ito na yung itsura niya. Tapos sinaksak ko lang siya sa extension lang muna dyan. So, yung isa sa monitor, yung isa sa TV Plus. So, ang kulang na lang is yung antenna. So, nalagay ko na yung antenna. Ngayon, you need to make sure yung antenna natin nasa labas ng bahay kasi pag nasa loob lang siya, hindi siya makahanap ng signal. So, yan, ihanap nyo lang siya ng pwesto. Okay, next naman natin yung audio na kasi nakaset up na yung video. Ang audio natin, ang sa akin kasi, yung monitor ko, meron na siyang port sa likod for, yan, to for audio na yan. So, wala akong problema. Isasaksak ko lang dyan yung kabila nung speaker ko. Ngayon, for those na walang ganto sa likod, kailangan nyo pa ng adapter. Ito kasi, yung dilaw kasi nyan for video. Ayan, tatanggalin nyo to. Kasi itong red and white for yung audio natin. Ayan. Tapos, bibili kayo ng adapter. Tulad nito. Ito, hanap kayo ng ganito. So, ihiwalay nyo yung kabit nyan. Ngayon, in my case, yung adapter ko kasi, ang kabilang dulo ganito. So, hindi ganito yung hahanapin nyo. Ang bibili nyo, yung female, kasi to male, female yung kabila, para dun yung isasaksak yung external speaker ninyo.
Okay? So in my case, I don't need this kasi dito na sinasaksak sa monitor ko yung speaker ko. Okay, so try na natin kung gagana. Yun, lumabas na. Yun, ABS-CBN. Okay, so yan. Gumagana siya sa monitor ko. Okay? So, ang pag-control niyan, siyempre, yung TV Plus remote. Ang infrared niya dito sa TV Plus. Okay, so ililipat ko. Yun. Okay na. So, pa-plug ko lang yung audio ah. Yan, ito kasi yung gagamitin kong audio. Medyo malaki, parang component siya. So, sasaksak ko lang yung dulo nito nung amplifier ko papunta sa monitor sa likod. Ayun, gumagana na. Yun, okay na. Malinaw. So, solve na ang problema natin. Just in case masira yung TV nyo, again, pwede nyo gamitin ang TV Plus na first generation over to your computer monitor. So, mas okay nga kung ang mabibili yung TV Plus, yung second generation na meron na siyang HDMI port. Okay. That's it, guys. Thank you so much. Have a good day.